So yun guys, bali ano ngayon ng aking mama, kumbaga third death anniversary. So yung mama ko po ay namatay noong 2017 dahil sa sakit ng ano, colon cancer. So yun po. So namatay yung mama ko, nandun ako sa Saudi. So yun ang pinaka, alam mo yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Kasi namatay yung mama mo na wala ka sa tabi niya, at saka nilibing yung mama ko na wala ako sa Pilipinas. Nasa Saudi ako kasi di ako makauwi. Kasi that time ay ongoing na yung process ng visa ko dito sa UAE. At saka end na din ng contract ko sa Saudi. So hindi na pwedeng makauwi ng Pilipinas kasi it's either kung uuwi ako ng Pilipinas ay hindi na ako makakabalik ng Saudi. At saka hindi na din ako makakapunta sa UAE kasi wala kasi akong relatives dito sa UAE. So kung wala kang relatives dito sa UAE, hindi ka basta-basta makakapunta dito sa UAE. So kumbaga sinakripisyo ko talaga yung time na yon kasi alam naman ng nanay ko, alam na ng mama ko na kung anong plano ko. Buhay pa noon yung mama ko, alam niya na, nagpaalam na ako na pupunta ako ng Dubai pagkatapos ng contract ko sa Saudi kasi nga gusto ko pang magtrabaho para alam niyo na pang paggamot, pang pangabili ng gamot niya. Kumbaga yun, saka ang plano ko din ay na ano, yung sa mga pamangkin ko, mapag-aral sa, matulungan sa pag-aaral. And then, yung sa bahay, kasi yun na talaga ang tanging hiling ng nanay ko, ng mama ko, na maayos yung bahay namin. So, nung sa Saudi ako, na-renovate ko yung bahay namin. As in, totally talaga na-renovate. Hindi naman totally na-renovate. Siguro mga 90% ang nagawa na ko. So, masaya yung nanay ko doon kasi kumbaga na natupad niya yung gusto niya, yung hiling niya na maayos yung bahay. So yun po. So yun po ang ano. So sa part na yun, parang nabigyan ko ng kasiyahan yung nanay ko bago siya namatay kasi alam niya. Kumbaga nabigay ko yung kanyang kahilingan na mapaayos yung bahay. So yun po. Maraming salamat po sa lahat na mga sumusuporta sa akin. So yan po ang storya ng buhay ko. So alam niyo na po. So napakasakit na nung mawala yung nanay mo, na wala ka sa piling niya, na wala ka sa Pilipinas. Kumbaga nakita mo lang yung libing ng nanay mo sa live, sa Facebook live. So walang, kumbaga sobrang sakit. So yun na po. Ay, parang umiyak. So yun na po. Bye-bye. Yes, hello guys! Welcome back again. So, guys, kasama ko si Harry. Pupunta kami ng supermarket. Mamamiling kami dahil magluluto ako dahil third death anniversary ng mama ko. So, ngayon po yung ano. So, maghanda po ako. Konti. Bibili na lang pasta. Saka mag-ihaw kami. So, ano, harap lang po ng bahay namin yung mall. Ayun po yung bahay namin. Yan, dyan lang po. So, yun yung mall. Yung All-In Mall. Yan. So, papasok na kami. Yan po. So, ito, 1 liter na ano, cooking cream. Saka tuna pasta. Central tuna. So, bumili din ako ng puff cheese. Yan po. So, yan po tayo. Bibili tayo ng parsley. Ayun guys. So yun guys, ano, bumili kami ng mas 50 pieces siya, worth 8 dirhams lang. So more or less nasa mga 109 pesos lang sa Pilipinas. So mura na po siya papadala kasi, di ba? So ngayon dito sa UAE masyadong mura na yung mga mas kasi pawala na yung COVID dito, pero sa Pilipinas masyadong mahal. So much better magpadala sasama sa ano, sasama sa package. Guys, bumili kami, nagutom kami, bumili kami ng
burger ng Burger King. Yan. So yun guys, nandito tayo. Kakarating na natin. So magsasart ka tayo mag-ihaw. Yan po, mag-ihaw tayo ng manok. Yan. Saka, nagpakulo na rin ako ng tubig para sa pasta. Ang ginamit namin pasta is ano, itong perfetto na fettuccine. So, tuna na to. Tuna pasta. Fettuccine pasta. Yan. Nagawa tayo ng pasta. Tuna pasta. Yan. Mushroom. Saka yung tuna. Dapat ano, dalawang ginagagamitin. Saka yung ano to, fresh milk na ano, rainbow. So dalawa, may isa pa ako dun, tatlo yung gagamitin. Saka iso para creamy. Para creamy yung pasta natin. So yun. Saka, nagano din ako ng parsley. Yan. Parsley. Saka, parsley yan. Ito po, parsley yan. Ready po pasta na. So yun na po guys. Yan. Ito na po yung aming grilled chicken a la pubre. Ito po ang fettuccine. Wow. Ito, parang kailangan ng marami na ito. Malaking parang ano yan dahil. Malaki nga siya pero maliit lang ito dapat. Yan po. Yan. Sarap sarap. Yan. Guys, mausok na po yung kusina. So, yan. Kasi, nagluluto na. Wow. Wow! Real chicken. Tsaka pasta. Yan, lapit ng pasta. Yan. So, siya magluluto ng, ano? Ng si Harry ang magluluto ng chicken. Ako magluluto ng pasta. Ako, marami pa pong pasta. Ay, marami pa pong chicken. Yan. Minarinate na namin yan kanina. So, mas maganda talaga whole night siya marinate para yung lasa talaga overnight. Ano sabi ko? Yan. Guys, so yun na po guys. Naglagisan na po ako ng ano. May butter na po yan. Saka yung garlic. Saka ito yung onion. So, pagkatapos niyan yan, yung mushroom. Pagkatapos, yung tuna. At saka pagkatapos yung cream. Yung milk cream. Yan. So, yun po. Mainit. Yan. Malapit na yung ano yan? Ihaw na manok. Ito kong tuna carbonara. Yan. Wow! Yan. Sarap. Just fettuccine po yun yung ginamit. Tipo spaghetti. Yan. Sarap. Yan po. Sarap, sarap. Lagyan natin ng parsley. So, ito na po yung pasta natin, guys. Yes. Creamy, tuna creamy. Tuna pasta. Tuna pasta, yes. Ayan. So, ito yun siya, guys. Nagbigay ako ng, kumbaga, halad sa amin. Para sa akin, para kay mama. Sa kanyang nagkatatlong, taon ng kanyang pagka-matay. So, ito po yung offer ko manok sa pasta sa tubig sa orange. Ito po.